Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay magbibigay ng opinion at reaction. Diyan po sa ating titulo, no, nakita nyo naman siguro yan, no? Yang si Jose Maria Sison is not a hero. Dagdagan ko lang po, he is an evil. Yan po, yung statement na yan, except doon sa dinagdag ko po, no, is nakita ko po yan doon sa ating sinusubaybayan na magaling na anchor ng SMNI News, Laban Kasama ang Bayan, sa kanya pong FB page, kasi nakapalo po tayo kay Madam Doktora Lorraine Badoy. Shout out po Madam Doktora, no? Kasi po pinapalo ko po yan, no? Yung pong siguro karamihan sa inyo kilala na si Doktora Lorraine Badoy sa kanyang Laban Kasama ang Bayan, sa kanyang pagiging kritiko po ng teroristang grupong CPP, NPE at NDF. Kasi yan po talaga ang sumisira ng kinabukasan ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga kabataan. Na ang mga kabataan ito patuloy na binubulag at nilalansi o di kaya niloloko ng mga hinayupak ng mga teroristang grupong ito. So, eto po, nakita ko po, nanguwa po ako nung mga kanyang mga statement. Kasi alam nyo naman, ako po ay isa ring anti-terrorist group. Ayaw na ayaw ko po niyan. Kung maaari nga lang po talagang, wag na silang tigilan eh. Wala na yung local peace talks, so be it. Kung ayaw nilang sumuko, put them under the ground. Kaysa naman patuloy pa silang makapansala ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Remember, 'di ba? Sabi ni Gatrisal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan ang mga kabataan ito kung sila ay nakikipaglaban sa gobyerno na hindi nila alam kung anong pinaglalaban nila? Hindi nila alam ang kanilang pinaglalaban dahil sila po ay na-hypnotize, binulag ng mga teroristang grupo. At ang mga teroristang grupong ito ay mga may proteksyon pa ng mga politiko nang hanggang ngayon ay nasa gobyerno. Kaya ang hirap po ng laban ng gobyerno sa mga teroristang ito. Itong si Joma Sison na utak ng kahayupan, kadimonyohan sa Pilipinas sa loob ng siguro, sabihin na natin, magsi-60 years. Sabihin nyo na. Kasi mag-a-anniversary na naman yan ng December 26 eh. O 1968, so almost 54 pala. Limang dekada, correct. I am stand corrected. Limang dekada for 54 years. Patuloy silang nananalasa sa ating bayan. Ayaw nilang makiisa dahil gusto nila sila ang mamuno sa ating bayan. Yan po yan. Kaya ito po, si Doktora Lorraine Badoy, dinidemanda na nga yan eh, nung mga makakaliwang grupo, nung mga teroristang grupo eh. Di po ba? O dahil nga daw po sa mga red tagging. Alam nyo po, wala pong red tagging na word. Nakikita ko lang po, ang nadidinig ko lang ang red tagging pag may mga sales po sa mga department store. Pag sinabing red tag yan, meaning bagsak presyo. Cheap na po yan, cheap. Yan po yung mga ano, mga communist terrorist na yan, na CPP, NPE, NDF, mga cheap, mga mumurahin, mga walang kwenta. Yung iba dyan, napaka-genius pero wala palang kwenta. Wala kayong paninindigan, na bobo kayo. Kayo ang tinatawag kong matatalinong bobo. Bakit? Ang tali-talino nyo pero nagpaka-bobo kayo sa mga taong nag-recruit sa inyo. Nasaan ang talino nyo? Wala. Nabobo kayo. Kahit na super genius ka pa, pero umanib ka sa terrorist group, nasaan ang talino mo? Imbis na ang talino mo, gamitin mo para mapakinabangan ka ng bayan at ng pamilya mo, hindi. Gusto mong lumaban sa gobyerno? Gusto mo lang humawak ng armas at pumatay ng kapwa mo, Pilipino? E di ang tawag sa'yo. Hayop. Ipo ba? Ito po ang isa sa mga statement ni Doktora Lorraine Badoy. Tungkol nga po dyan dito sa pagkamatay ng pinuno ng mga hayop sa Pilipinas. No? Death is too good for this evil communist terrorist. Yung tinutukoy niya ay yung si, nandun yung nagpakasasa at sa wakas pumanaw na rin po. No?
I think ni-welcome siya ni ano, ni Taning. Open arms. Come on. My beloved one, hug me. Your reign of terror in the Philippines comes to an end. That is for 50 years. Come on, hug me. Siguro may papakita ako mamaya sa inyo, no. I bitterly spit this one out. Ay nako. Talagang ano si Madam Lauren Badoy, feisty. How I wanted so badly to, at the very least, kick this ugly face in. Gusto bang sipain? I take great comfort at the thought that he saw the start of the end of his evil empire, and he saw it crumbling via the NTFL cup, and that we cut him to size and send him to his grave. And I take gleeful joy knowing this weak organization whose son rose and set on what this master ordered and said now stands headless and it won't be long till it totally crumbles. Correct. I agree po sa iyo, Madam Lauren Badoy, no? Ngayon po ang mga sinabi niya. Gusto niya nga gusto niya yatang pagsasampal-sampalin yung bangkay ni Joe. Nakakatuwa naman. Ito pa po, nakita ko, no? Tingnan niyo po 'yan. He will be remembered by the Filipinos as a traitor, as a murderer, as a criminal, and as a terrorist. Kasi po, kaya niya po nasabi ito. Ito po kasi yung ano ng GMA News. Ayan po ang GMA News. Alam na this, no? Pumanaw na si Communist Party of the Philippines, founding chairman yun, India. Anong sabi sa caption? You will be remembered. Yes! Tinan nyo ha, ang galing ng GMA News ha. Kaya po, alam na this, sinabi ni Madam Lauren Badoy dito, whoever this is, sino po ito, siguro ginamit lang po ni Madam o ni Doktora Badoy, that isa sa mga ating mga kababayan na galit din sa demonyong ito, that he will be remembered as what? He is not a hero. He is a evil. He will be remembered as a traitor, murderer, criminal and a terrorist. O ano na mga kaalyado ni Joma Sisong ano hayop. 'Di ba ganito rin ang ginawa niyo no kay Pangulong Edralyn Marcos? Sinira niyo. Pinagsabihan niyo ng masasakit. Gusto pa nga niyong hukayin sa libingan ng mga bayani. Namnamin ninyo ang galit at masasamang salita na pwedeng ibato, isampal sa bangkay ng hinayupak na hayop na 'yan. Traidor, mamamatay tao, criminal, terrorist, sugapa sa power, narcissist, no? Ano pa? Mukha kang si Hitler. Tama po mga kababayan, demonyo sa demonyo, magsama kayo ng mga hinahayupak mo na mga kakampi na nagbuo ng CPP, NPE, NDF. Magsama-sama kayo sa kanlungan ni Satanas. Sana pasukan ng mga pinya ang mga puwet ninyo diyan sa nagbabagang po apoy, no? Wala sanang araw at gabing hindi kayo patahimikin at pasukan palagi ng pinya o kaktus ang puwet ninyo. Mga hinayupak kayo. Nang dahil sa inyo, ikaw Joma, ikaw Ninoy Aquino, ikaw Bernabe Buscaino, kayo ang access of evil sa Pilipinas. Dahil lang sa inyong mga personal na interest, maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay, Pilipino kapwa Pilipino, nagpapatayan. At marami pang naniwala sa inyo dahil bakit? Ang tatamis ng dila nyo na galing sa demonyo. Nilinlang ninyo ang mga kabataan, nilinlang ninyo ang mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, mahigit 5 dekada na pero wala namang kayong naitulong sa bansa kundi ano? Ang mamerwisyo, ang umutas ng buhay ng kapwa ninyo Pilipino. Ito pa po ang statement ni Madam Lauren Badoy. Joma Sison is dead. My only regret is that he did not die here and by our own judicial system and by our own hands. Yun nga po, tama ka dyan, Madam Doktora Badoy. Duwag eh. Hindi niya hinarap ang justice system. O baka sabihin ng mga dilaw anti-Marcos, bakit si Marcos dun sa Hawaii? Eh kung di ba naman kayo tanga eh. Nag-request siya na umuwi siya sa Pilipinas to face his, yung mga allegations sa kanya. Anong ginawa ng gobyernong Pilipinas? Ayaw!
Ayaw ni Cory. Bakit? Takot siya eh. Alam niya mananalo si FEM. Bakit? Brainy. Matalino. Di po ba? Oh, takot lang sila kay FEM talaga. Kaya they did not allow him to defend himself. Eh, anong ginawa ni Joma? Si Joma ba ganun? No. Nandun siya sa bansang Netherlands na kumanlong sa kanya. Ang bansa na walang pakialam sa human rights ng mga ginawa ng katarantaduhan ni Joma. Ito pa po ang sinabi ni Madam Lauren Badoy, continuation lang. With the death of this royal ass, the death of the CPP, MPA, NDF is imminent. Padaliin pa natin, magtulungan tayo. Rest in peace, demonyo. May your soul burn in hell for all eternity. Correct. Umaayong po talaga ako. Hindi lang burn in hell, but habang bine-burn siya, pinapalo siya ng latigo na may mga pako pa. Tapos pasukan ng pinya at cactus ang kanyang puwet at bunganga. Yun po yan. Wala pong hustisya at katarungan ang ginawa ng Judas na ito. Ito pa po ang sabi niya, no? Tuloy natin yung mga statement ni Madam o Doktora Badoy. Sa totoo lang, mapait ito para sa akin kasi ang pinakagusto ko dito ay sana maiuwi ang halimaw na ito at we were able to hold them accountable. Ayan po. At sa totoo lang, dapat dito siya binitay. Yan ang pinaka-deserving dito sa halimaw na ito. This death is really too good for these masters. Sino ba si Joma Sison? He's the author of grief and so much destruction in our country. Sila lang ang nagdurusa dito at ang buong Pilipinas ay nagdidiwang. Correct. 100% correct. Agree, Madam Badoy. Totoo po yan. Tayo nagdidiwang. Bakit? Dahil sa duwag na ito, hindi marunong humarap, no, ang korte ng Pilipinas. Bagkus, patuloy siyang naghasik ng kanyang kaharasan, no, ng kanyang kademonyuhan sa ating bansa. So makikita niyo mga kababayan, no, yung makikisimpatya diyan kay Joma Sison, tiyak maybe sila ang may affiliation sa monster na yan. Paredtag-redtag pa kayo, pero lalabas din. O malamang lumabas na ang katotohanan na hindi red tagging ang ginawa sa inyo na sinasabi ninyo. Yun po ang katotohanan na kayo ay affiliated kay Joma Judas Traidor Duwag Sison. Ano po ang sabi ni Pastor Tiboloy kay Doktora Lauren Badoy? Huwag kang masyadong malungkot dahil hindi natin siya makuhang buhay dito sapagkat lumalangoy na siya sa kanyang kapalarang pang-eternal. Pag pinutol mo ang ulo ng ahas, yung katawan niya na maglulupasay yun. Itong ulo ninyong tinusok na sa ulo ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagwawalang hiya sa Pilipinas, ito ang hudyat na kayo, lahat kayo, ikaw Renato Reyes, ikaw ang susunod na titikim ng hustisya ng Diyos. Yan po ang sabi ni Pastor Kiboloy, binasa ko lang po yung statement niya. Sana lang hindi lang si Reyes, Pastor Kiboloy. Lahat po sila na sumasamba kay Joma Sison. Sana lang mabagsakan na sila ng isang malaking meteorite para po mawala na po ng tuluyan, malinis ang ating bayan sa katarantaduhan, kademonyuhan, kawalanghiyaan ng teroristang grupong ito at ng mga organisasyon o grupo ng taong sumusuporta sa kanila. Malamang yan mga kababayan. Siyempre, meron dyan mag-aagawa ng pwesto. Sino ang gustong maging head ng teroristang grupo na yan? Marami po dyan. Antayin natin, no? Kaya, salamat kay Doktora Lauren Badoy sa mga statement na to. I know you are feisty, palaban ka po, pero sa katotohanan. At iminumulat mo ang sambayan ng Pilipino kasama ang SMN na nyo, si Pastor Kiboloy, si Ka Eric Celis at ng pamunuan ng SMN na nyo through laban kasama ng bayan. Ang kawalanghiyaan, ang kawalan ng hustisya, ang pandarambong, ang pagiging kriminal at terorista ng CPP, NPE, NDF. So kayo po mga kababayan, ano pong masasabi ninyo? No? The monster is dead. He is not a hero. He's not only a monster, but an evil. Comment down below and I hope to see you on our next videos.
Bye-bye. God bless.